This is the so-called lipstick plant. Wow. Nakapagpabulaklak din ako. So, ang ganda niyang tingnan pag narito lang sa garden. Paano siya itanim? Kaya siyang itanim sa stem. Ito ay may nagbigay lang sa akin. Hindi ko nga akalaing ito ay aking mabuhay. So, stem lang siya. At after 6 months, more or less, ay eto na siya. So, kailangan niyang ilagay sa may araw. Nangangailangan ito ng direct sunlight. Kasi yung kanyang mga leaves ay makakapal. Para siyang plastic. Para siyang plastic. Okay. So, kailangan niya talaga ng chlorophyll. Ayan. Sunlight. Direct. Kung ilalagay siya sa loob ng bahay, kailangan ay ilalabas rin siya pag nakikitang siya ay namamanglaw. Ang halaman man ay namamanglaw din. Okay, so ito ay ang plan ko ay mag-separate at ilagay ang iba sa direct na soil. Yan. Hindi pala ito mapili ng soil. Kasi yung soil na pinaglagyan ko ay mayroon lamang rice hull. Okay. So, rice hull lang siya tsaka soil. Namulaklak na talaga siya. Hinayaan ko lang siya sa garden na dinidilig-diligan pagtuyo na. At maganda naman ang ating climate ngayon, medyo umuulan-ulan. Kaya marahil ito ay namulaklak na talaga. So gusto niya yung climate ng may ulan. Yan. Okay. Yan po ay ayon sa akin lamang observation at kung paano ito lumalaki. So, pwede na kayong maghanap ng ganitong halaman kung wala pa. At maganda siya sa loam. At matibay siya sa ating garden kasi nga nag-i-strive siya sa sunlight. Hindi tulad ng iba na kapag inilagay mo sa sunlight, talagang hindi siya nagtatagal at sila ay natutunaw. So ito, halamang to na lipstick, instead na siya ay matunaw, siya ay yumabong, naging loss. At ayan, nagkaroon siya ng maraming stems. Kasi dati ito ay isang stem lang. So nanganak siya, ayan o, nagkaroon siya ng suloy from the ground. Ayan o. Ito yung bago niya, wala pa. Parang may sisibol na pinaka flower niya, ayan. So, medyo manipis pa siya ang kanyang pagka-plastic. Ayan, no? Plastic na plastic siya. Kaya maybe that is the real reason kaya gusto niya ng araw or nagso-survive siya sa araw kasi nga plastic siya. Ibig sabihin, yung kanyang water inside, yung kanyang nutrients inside ay hindi basta-basta naaalis ng araw kundi nagso-survive, lasting. And that's the reason na kaya siya ay robust. Ayan o, healthy siya. Hindi talaga siya nagkaroon ng
pagka-lonely, hindi siya namatay. Bagkos ngayon ay mayroon siyang limang leaf, limang stem. Ayan o, may limang stem siya na malalaki na. O, limang stem. So, that is the reason na gusto ko rin siyang paramihin. Ang iba ilalagay ang dalawa niya na ilalagay ko sa ground. Kasi napatunayan ko na mas mabilis dumami ang halaman pag siya ay nasa ground. At yung ground ay maganda ang pagkakalagay ng soil. So yung soil ng ground ko ay mayroong mga iba't ibang nutrients. Pinagsama-sama ko yung aking mga compost. Nilagyan ko rin siya ng rice hull. Kaya ang mga halaman ko rito sa ground ay malulusog. Ayan po, kalulusog ng mga halaman ko dito. Ang lalaki ng mga leaves. Ayan. Etong elephant. Ayan, malumena. Ang lalaki nila rito. Okay. Kasi nga, maganda yung eto yung mga rubber tree, robusta, and the lemon lime. So, itong heart, green heart. So, ayan. At dyan ko siya isasama. Meron siyang isang place na paglalagyan ako. So, ayan. Marami po nitong mabibili sa Tagaytay. Yan. Meron kayong, hindi naman lahat ay mayroon nito. Kasi nga, parang hindi pa siya masyadong marami sa pamilihan. Hindi pa siya ganung karami. Hindi nyo siya basta-basta makikita. Pero pwedeng paghanapin. Marami akong napuntahang mga plant gardens pero hindi ko to nakita. Kaya medyo rare pa siya. Yan. Gusto niyong makakita ng marami nito sa Silang Asyong Restaurant. Ayan, doon ako nakakita ng kalalaki nito sa Asyong Restaurant. Ayan. Doon ko siya unang hinangaan, kaya hinanap ko to. Gandang-ganda ako. Kasi yung kanyang mga pinaka-lipstick ay pagkilalaki na talaga. So, ito ay hahaba pa. Sa ngayon, ito ay mayroong 3 inches. At nagkaroon siya ng ayan, may sidekick ang kanyang flower. Ang ganda. Parang may, yun ang pinaka-flower niya marahil. Oh. So, part of the flower. Ang gandang tingnan. Kasi, sa una, ayan pa siya. Ito ang pinaka-maliit. Ayan. Tapos, ito na yung malaki-laki. At ito na yung pinaka-malaki. Ayan. So,